Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, sinabi ni Rafa kay Pio na pinaghinalaan na daw sila ng kanyang kuya tungkol sa video na ang ipinapahayag ay ang katiwalian sa Hermoso. Sinaway ni Mira si Joy dahil sa diretsahang sabi kay Mang Ilyas. Nagbibigay lang daw ng suggestion si Mang Ilyas dahil marami itong nalalaman at nakapag-training ito. Sinabi pa ni Mira na maraming maitulong si Mang Ilyas sa kanila dahil pulis ito. Nabigla si Joy nang malamang pulis pala si Mang Ilyas, pero tinanong niya si Mira kung bakit kasama nila sa Hermoso. Assignment din ba daw ni Mang Ilyas ang Hermoso? Sumagot si Mang Ilyas kay Joy na personal daw dahil sinagip daw ni Mira ang kanyang buhay. Sinagot ni Joy si Mang Ilyas na dahil naman pala talaga kay Mira, kaya hayaan na lang daw sila dahil alam nila ang kanilang ginagawa at hindi na sila mga bata. Kaya na daw nila ang kanilang mga sarili, pero sumagot si Mang Ilyas, tulad daw ng paglusob nila sa mental hospital na malapit na silang mapahamak. Sinabi pa ni Mang Ilyas na marami daw nasaktan at sana hindi na mangyari ulit iyon. Sinagot ni Joy si Mang Ilyas na nakaligtas man daw si Mira sa kanyang plano. At sinabi pa ni Joy na hindi daw papalpak sila pag walang mangingialam. Dumating naman si Mang Tomas at nagtanong sa kanila kung ano ang nangyayari sa loob. Sinabi ni Joy na ipinapaliwanag nilang daw kay Mang Ilyas at kay Mira kung paano sila kumilos laban kay Deborah. At sumang-ayon naman daw sina Mang Ilyas at Mira dahil iyon ay tama. Walang magawa si Mira kundi tingnan na lang si Joy. Nasaktan si Mira dahil sa pagsagot ni Joy kay Mang Ilyas na parang wala na itong respeto. At napaiyak na lang ito. Sinasabi ng kausap ni na Deborah na malakas daw ang reception show ni Deborah, kaya palalakihin pa daw nila ang range ng kanyang show. Mabibigyan daw si Deborah ng slot nationwide at simultaneous ang show nito. At making sure daw ng kanilang network na mapapanood si Deborah sa lahat daw ng gustong manood. Napangiti si Deborah at sinabi niya na gusto niya lang naman daw ay maraming mailigtas. Lumapit naman si Sofia nang pagkaalis ng kanilang bisita at sinabing congrats daw kay Deborah. Sinabi ni Sofia na mag-celebrate daw sila pero busy daw ang sagot ni Agatha. Hindi daw sila pwede. Binigyan niya ng ATM si Sofia at bilhin daw ang pinakagusto niya na magpapasaya sa kanya. Hinila ni Mira si Joy at tinanong kung saan sila pupunta. Dahil hindi daw pwedeng may makikita sa kanila na deboto ni Deborah. At lalong hindi pwedeng magkasama sila. Tinanong ni Mira si Joy kung bakit ginawa niya ito ang pagsagot kay Mang Ilyas. At sinagot siya ni Joy na nangingialam daw si Mang Ilyas at hindi naman ito parte ng kanilang grupo. Nagtanong si Mira kay Joy na kung pati ba naman siya ay hindi parte ng grupo. At sumagot si Joy na siya ay kilala pero si Mang Ilyas ay hindi. Pero kumakaasta parang alam ang lahat. Na parang si Mang Ilyas lang daw ang laging tama. Pero sumagot sa kanya si Mira na nagmawala sakit lang daw si Mang Ilyas sa kanila. Tinanong ni Joy si Mira na kung bakit mas kinakampihan niya pa daw ito kaysa sa kanya. Nagtanong si Joy kay Mira na kung mas mahalaga na ba si Mang Ilyas kaysa sa kanya. Sumagot si Mira kay Joy na bakit kailangan daw magkumpara. Pareho lang naman daw silang gusto. Hindi maintindihan ni Mira pero parang may nagbago daw kay Joy. Sumagot ito na nung nawala siya, nakita niya kung paano naghari si Deborah sa Hermoso. Dagdag pa ni Joy na nakita niya daw kung paano pinahirapan sina Father Seb, si Aling Barang at ang mga tao sa Hermoso. Kinailangan daw magpanggap ni Joy para maprotektahan ang mga tao. Sobrang hirap daw at sobrang sakit na magpapakumbaba sa taong pumatay sa kanilang ina. Pero ginawa daw ni Joy ang lahat dahil kailangan niyang lumaban. Umiiyak si Mira at sinasabi kay Joy na pasensya na. Sinabi pa ni Mira na hindi niya daw ginusto na malayo ito sa kanila. Pero magkasama na daw sila ngayon at magkakampi na. Hindi na daw kailangan ni Joy na ipahamak pa ang kanyang sarili. Dumating si Sofia sa kanilang bahay na namimilipit sa sakit ng tiyan at nakita siya ni Aling Barang. Tinanong siya kung ano ang nangyari pero ang sabi niya, "I'm fine." Tinanong ni Sofia si Aling Barang kung saan daw ang kanyang ina pero sumagot ito na hindi niya alam. Sinabi ni Aling Barang na hindi pwedeng mag-isang umakyat si Sofia dahil sa kanyang niraramdam. Susuportahan daw siya ni Aling Barang at pinatayo niya si Sofia. Pinuntahan ni na Joy ang lugar na kung saan ibinebenta ang mga babae. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na isasalba nila ang mga tao sa loob.
Umiiyak si Sofia dahil sa sakit ng kanyang tiyan at namimilipit ito. Pumasok naman si Aling Barang sa kanyang kwarto na may dalang gamot at sinabi niya na tutulungan niya itong maglagay. Nakapasok si na Joy sa kwarto na kung saan ang mga babae ay doon at nabigla sa kanilang sinabi na ililigtas daw sila. Tinanong sila ng mga babae na kung ililigtas sila, saan naman sila daw dadalhin. Sinabi pa ni Joy na maging malaya na daw ang mga babae, pero pinagalitan pa sila at sinabi na kung sino daw ang nagsabi sa kanila na kailangan nila ng tulong. Sinabi ng babae sa kanila ni Joy na sinisira daw ang kanilang kabuhayan at pinalaya sila. Dumating naman si Namira at Mang Ilyas. Narinig nila na ang mga babae ay tumatawag sa guard. At nagkaroon naman ng engkwentro sina Mang Ilyas at ang mga gwardya ng mga babae. Pagdating sa karinderya ni Aling Rebecca, sinabi ni Joy na hindi nilang daw maintindihan kung bakit ayaw ng mga babae tulungan sila. Sumagot si Mang Ilyas na iba-iba daw ang mga tao. Minsan, mas pinipili pa daw ng mga tao na kumapit kahit alam nito na masama. At lahat daw ay may kanya-kanyang dahilan. Nagtanong naman si Joy kung anong klaseng dahilan dahil alam niya na si Deborah daw ang nagpapasok sa mga babaeng ganun. Tinanong ni Mira si Joy kung ano ba talaga ang gusto nitong gawin. Subscribe!